Good day, mga idol! In this video, pupunta tayo sa isang historical place sa Malico, Pangasinan. Napakatataas ng ahunin dito pero sulit yung ganda ng tanawin. Napaka-historic din ng place na to lalo na nung World War II. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Tara, samahan nyo kami. Medyo mahaba-haba yung biyahe na to. 225 kilometers and over 2,000 meters of elevation gain. Sana hindi kami gabihin. Nga pala, gumagawa ako ng mga racing and training tips videos weekly. Dinodocument ko rin yung mga long rides namin and nagigi-review din ako paminsan-minsan. Kung yan ang hilig nyo, mag-subscribe na kayo. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! Yodong naman sa jersey! Pag nakakaganyan kayo, Kogu, 212 yun. Eh, balikan. Ano na yan, loop cost 2,200 meters elevation gain. Actually, it's 225 kilometers and 2,027 meters elevation gain. Parang napakalayo, di ba mga idol? Yan yung pupuntahan namin for today. First time pa lang namin itong pupuntahan and nakaka-intimidate. Kasi yung Dalton Pass na usually na pinupuntahan namin ay dadaanan lang namin at didiretso pa kami. Lulusong kami tapos aahon pa ulit ng mas mataas pa dun sa may Dalton Pass. To think na makarating lang sa Dalton Pass ay achievement na sa amin dati. Ngayon ay lalagpasan pa namin siya at aahon pa kami ng mas mataas pa sa Dalton Pass. Pero promise mga idol, worth it yung biyahe namin na to. So bali magsisimula kami dito sa Kabanatuan, dadaan kami ng Talavera, San Jose, hanggang makarating kami dito sa may Dalton Pass. After ng Dalton Pass ay lulusong kami and then aahon ulit kami papunta dun sa may Malico. Bagong gawa lang yung kalsada dito and maraming nagpupunta dito ng mga nakamotor. Pero madalang akong makakita ng mga nakabike na nagpupunta rito dahil na rin sa sobrang taas niya at sa sobrang layo dito sa amin. Nga pala mga idol, ang pupuntahan nating lugar ngayon ay napaka-historic. Malaki ang ginampanan itong role noong World War II. Alam nyo kasi nung panahon na yon ay natalo na yung mga Japanese sa Manila. So ngayon ay nag-retreat sila papunta dito sa may norte. At syempre yung mga Amerikano at mga Pilipino ay hinabol sila para tuluyan silang mapatalsik sa Pilipinas. So ang ginawa ng mga Hapon ay gumawa sila ng defensive line sa may Balete Pass or yung tinatawag natin ngayon na Dalton Pass. Medyo nahihirapan yung mga Amerikano at kapwa natin mga Pilipino na talunin sila sa Dalton Pass kasi maganda yung defensive line nila doon and talagang pinch point talaga siya. So ang ginawa ng mga Amerikano at mga Pilipino ay naghanap sila ng ibang daan and nakita nila itong Villa Verde Trail. So ang balak nilang gawin ay ikutan yung mga Hapon para atakehin sila from the rear. So akala nila easy-easy lang yung gagawin nila. Nung pala na-anticipate ito ng mga Hapon kaya dinepensahan din nila yung Villa Verde Trail. Marami rin sila mga defensive lines na ginawa dito. So nagkaroon ngayon ng battle dito sa area na to na tinatawag na Villa Verde Battle. Eventually, nanalo din yung mga Amerikano at mga kapwa natin Pilipino. Pero syempre, maraming casualties on both sides. So yun ngayon yung pupuntahan natin mga idol, yung historical place ng Barangay Malico na nahahati between Pangasinan and Santa Fe. Magdadaanan din natin sa ride natin na to yung tinatawag na Salaksak Pass 1 and 2. Doon talaga sa dalawang pass na yon nangyari yung matinding laban. So tara, sama kayo mga idol!
Tapos atras ka lang ng ganun-ganun. Natakot din ako kasi may aking biker dyan. After traveling more or less 50 kilometers mga idol, pagdating namin dito sa may San Jose City, nag-decide kami na mag-umagahan muna. Pagkatapos kasi nitong San Jose City ay puro ahon na papunta ng Dalton Pass. Parang 45 kilometers na ahon yata yun kung hindi ako nagkakamali. Kataanan po si biker doon! Huwag kayo harap-harap ka! Tara. Ba't ba kasi yung pinag-aagawan yung itlog ni biker on? Ang daming itlog. Nagagawa ngayon sa isang itlog. May bahog ba kayo? Ito mga idol, turbo. Mote na yung ulam mo. Kainin mo lang at yung nasa ibabaw na yan, turbo yan. Eh, paring Gerson yan. Pati nga. Papalit. Pinasok mo si Gunda, kaya kumutkot. Ha? Ano ba yung sinakutkot mo si Gunda ngayon? Laseng. Ano ba yan? Si Biker Old, dali pinagawa Old. Ready ka na ba? Are you ready? I was born ready. Yun eh, 2,200 elevation gain. 20% maximum gradient. Oo, 20% maximum gradient. Subscribe sa channel ko, Eman's World. Eman's World. 121 lang yung subscribers. Ayan o. Welcome. So yun mga idol, after natin kumain ay diretso na agad tayo. Pedal na tayo papunta ng Dalton Pass. And as usual mga idol, pagkatapos namin kumain ay magra-ride kami ng konti, maghahanap kami ng lugar na pwedeng mag-nature break. So yun yung ginawa namin dito after namin kumain. Nakasanayan na lang namin yun mga idol kasi ganun yung ginagawa ng mga pro na nagtuturo sa amin mag-bike dati. Sino ba patingin nyo? Shoutout kay Raikon! Shoutout kay Raikon! Yan ha? Shoutout kay DDT! Okay, picture! Meanwhile... Mga idol, naabala yung call of nature ni Biker Dude. Bigla kasi mayroong mga lumikong mga biker. Ay, nakaihi na ba yan? Nakaihi naman. Punta tapos na, umiihi ako, So after yung short nature break na yon mga idol, ay diretso na tayo papunta ng Dalton Pass. Siguro mga 45 kilometers nandoon na tayo. Pero halos puro ahon mga idol. May recovery din naman pero mas marami yung ahon dito. So let's go mga idol. Excited na akong makarating doon sa may Maliko. Mga idol, the Manuel Brothers. First time din at pareho dito. Kaya ayaw pumanat. Di alam kung ahon o dito. Napakabait. Napakabait. Pero kung may sakit yan, ay kung walang sakit yan, dire-diretso lang. Kung nakita nyo mga idol, sa umpisa ay sama-sama kami dito papunta ng Dalton Pass. Pero eventually ay nagkawatak-watak din. Alam nyo naman kasi, di ba, pagka ahon ay hindi naman masyadong effective ang drafting. Lalo na pagka mataas yung gradient. Okay lang naman yon kasi alam naman namin in the end ay mag-aantayan din kami sa may taas ng Dalton Pass. O kaya naman ay pag nag-aya ng merienda si Biker Old, syempre hinto kami lahat mga idol. Pero in this instance, iba ang nangyari. Panoorin nyo. Idol, excuse para huminto.
Nag-chat ako sa'yo kapon, nagbabawon ka ako ng sumpa. Ah, ayan, no? Lahat, no? Victoria Corsa. Thank you po, you saved my life. Sabi ko sa kanya, magbabawon ako sumpa eh, sabi ko kapon. From this moment. thank you, Pong. Thank you. Nakapag-recover. You saved my life. So, si Biker ron to. Happy, oh. Happy, ikaw. Thank you, ikaw. Ayan, mga idol. Kinapayong tusok. Ayan, natusok yung kamay. Alam mo, kapag. Okay, riding na. Riding lang. Yun nga pala mga idol, makikita nyo sa part na to, sa bandang kaliwa ay merong mga kabundukan. Yan yata yung Caraballo Mountains na tinatawag. Malapit na rin dyan yung Mount Imugan kung saan nagkampo yung mga sundalo ng Hapon noong World War II. So malapit na tayo sa destination natin mga idol, konting padyak na lang and makakarating na tayo ng Dalton Pass and then Malicuna. Sa part na to mga idol ay consistent na yung gradient ng ahon. Ibig sabihin ay malapit-lapit na tayo dun sa may Dalton Pass. Siguro mga last 5 kilometers na lang yung portion na to. So pagka ganyan mga idol, syempre merong king of the mountain. So kare-kare na yan hanggang sa makarating sa dulo kung sino ang makakuha ng arko ng Dalton Pass. Actually, arko ng Nueva Ecija yun na sinasabi ay thank you, come again. Tayo mga idol sa Santa Fe. Sa baba ito nung Dalton Pass. After ng Dalton Pass, bumaba kami. So ito na. So ang alam ko dito, magle-left dito, paakyat ng Maliko. Sa kanto na yan. So hintayin lang natin yung mga kasama natin. Naiwanan dito sa Luzon kasi maraming sakyan, maraming truck at dumadaan. So hintayin lang natin sila. Yung mga, pati yung mga kabike mo. Yung mga kabike mo. Andrew! Ayan o, shout out! Inawakan ko lang eh! Lahat! O, hindi ko inawakan yan ha! Wala, si Gerson ang may ano ha! May sumpa ha! Si Gerson ang may sumpa! Sumpa number 2! Strike 2! Ito na ang mga Lodi! Ahon na tayo! Mga idol! Gulat yung mga kasama ko! Kasi yung karsada! Nandun sa taas! Parang napaka tarik yung busa pa lang. Malalaman natin ngayon. First time ko dito magbabike. Nagmotor na kami dito. Pero alam niyo naman, pag nakamotor, hindi naman natin naparara naramdaman yung ahon, di ba? Eh ngayon, nakabisikleta. Ramdam na ramdam. Okay na sana mga idol, 'di ba? Malapit na yung Maliko, pero grabe pala yung umpisa na ahon na to. 9.3% ang average gradient dito, tapos 3.3 kilometers. So siguro maihahalin tulad natin ito dun sa may The Wall, sa may San Mateo Rizal, pero mas mahaba, mga 1.3 kilometers longer. Di ko alam mga idol ha, pero noong inaahon namin ito, it seems longer than 3.3 kilometers. Siguro dahil hindi namin kabisado yung ahon, tapos puro liko talaga siya. So ang most na makikita mo lang ay yung mga 50 meters ahead of you, tapos liliko na naman. So para sa akin na hirap umahon, medyo demoralizing din kasi akala mo pag kanan o pag kaliwa dun sa may next bend ay papatag na, nung pala ay aahon pa at minsan ay mas matarik pa kaysa dun sa current na inaahon natin. So ito, habang inaahon namin, ang feeling ko talaga ang haba niya ay nasa 5 to 6 kilometers. Noon pala 3.3 kilometers lang. Mostly ang kasabay ko na umaahon dito ay si Gerson o si Biker Gold. Tapos si Biker Old ay mga nasa harapan lang namin, siguro mga 50 meters ahead. And syempre yung kasama namin na pro na si Iking, yung nanalo sa Giro de San Valentin, ay easy-easy lang lalo doon sa may harapan. Kasama niya si Pamana at saka si Barlan. Parang gusto ko pag-pulse. Puro pulse. Parang pulse eh. Parang
pare, yung dinadaan natin, puro falls, falls flat. After nung 3.3 kilometers na ahon, ay dumating kami sa barangay Imugan, kung saan matatagpuan yung Imugan Falls, pero hindi na kami huminto doon. After ng Imugan, ay medyo banayad na yung ahon, parang nasa 3 to 4% na lang yung gradient. Kaya medyo nakapag-recover na rin kami, at nagbidahan na lang din habang papaahon. Pero syempre, meron pa rin titira at titira dahil ahon pa rin yan, bahala sila sa buhay nila. Basta ako, gusto ko lang ng ganitong pacing, kasi after ng Maliko, ay uuwi pa kami ng Nueva Ecija. So that's another 125 kilometers away. So tipid-tipid din ang energy pag may time. Nag-stretch na si Pong. Ilang 200 meters na lang, ano? 200 meters elevation meters gain. Kala mo kukurbada, yun na yung recover. Ayan na, walang recover. Recover na yung area na tong alam ko. Tapos may lusong, tapos ahon ulit. So yun, after mag-recover kami sandali dito, ay diretso na ulit ang padyak, mga idol. Konti na lang naman. And makakarating na tayo doon sa may Maliko mismo. So yun nga, after naming magpahinga at pumadyak na kami, pansin ninyo na mas mabilis na kami na umaandar. Ibig sabihin ay mababaw na talaga yung gradient dito. And meron pa nga dito mga patag na portion and may mga lusong pa actually. So ibig sabihin, malapit na tayo sa plateau. Konting ahon na lang ay nandun na tayo mismo dun sa may Maliko. Oops, hindi payari ang video, mga idol, kasi nasa kalahati pa lang tayo. Bababa pa tayo dun sa may Villa Verde Trail kung saan umahon yung mga Amerikano at mga Pilipino. Actually, ang estimate ko ay nasa Salaksak Pass 1 tayo. So dadaanan pa natin yung Salaksak Pass 2. Pero bago kami bumaba, meron akong nakitang tindaan sa may bandang kaliwa. So inaya ako yung mga kasama ko dun. Kapit tayo, hoy! Kapit tayo! And sa Kalookan. Aray! Mabuti na lang kay helmet! Ayan, ako po! Mabuti na lang kay helmet! Thank you po, K Plus! Thank you, K Plus! Gasgas na po, Allen! Gasgas! Allen, kailangan ng replacement. May gasgas. Saka Allen, eh, parang... Pero wala yatang warranty pagkakatangahan. pero yung added, yung sumpa. Baka yung kulay nito, kulay sumpa. Baka pwede naman eh. Pag, yung... Dalawang arera, dalawang plat. Yung black. Gusto ko yung black. Thank you po, Sogo, Malikopihan. Let's go, mga idol. Magpunta kayo dito, magkape kayo dito. Masarap yung kape. Tara na! So kanina, mga idol, ay nagkape kami. And ang paniniwala ko ay yung pinagkapehe namin na yon ay Maliko, pero yung part ng Santa Fe. Yung part naman na to na Maliko na dinadaanan namin ngayon ay part naman ng Pangasinan. Dumire-diretso lang kami sa karsada na to, mga idol, hanggang sa umabot kami dun sa may Maliko viewpoint. Ngayon kung titingnan natin yung mapa ng Villa Verde Trail, makikita natin na parang ito yung Salaksak Pass 2. Hindi ako masyadong sigurado, mga idol, kasi yung mapa noong araw ay drawing yon base sa estimate noong mga nag-drawing.
Kung ikukumpara natin siya sa mas accurate na Google Maps, parang hindi mo matatanaw kung saan talaga siya. So wala tayong magagawa kundi manghula na lang kung saan talaga yung salaksak pass 1 and 2, or kung gusto talaga natin ng mas accurate na lugar, kailangan siguro magtanong tayo sa mga expert. Siguro din dapat lagyan nila ng marker para at least yung mga tourist na mahilig sa history ay ma-educate kung saan talaga yon. Maganda ko kayong umarang magka-picture si Bike Around. Ang tawa. Binidyo mo ba? Video. Patay na naman tayo mga idol. Kumana na naman si Old. Ganda naman dito. Sulit oh. Pag overshoot, diretso ka ng ano, langit. So dito sa point na to mga idol, yung simula talaga nung downhill mula doon sa may Maliko. From there halos dire-diretso na to hanggang Pangasinan na downhill. Of all the views dito sa Villa Verde Trail, itong lugar na to yung pinakanagandahan ako kasi ito yung first time mo kung galing ka sa Maliko na makakakita ng talagang wide open view. Sa kaliwa mo bundok, and then sa kanan ay sheer drop off, and then sa may kalayuan ay kitang kita mo yung buong Villa Verde Trail and pati na rin yung Pangasinan. I can imagine kung dito nakapwesto yung mga Hapon tapos sinisipat nila yung mga Amerikanong umaakyat. Luging lugi yung mga Amerikano, kaya naman talagang nahirapan sila na umakyat sa trail na to. Bago tayo tuluyang lumusong ay kinabit ko kay Pamana Dishus yung ating Insta360 1X2 na camera para siya ang mag-video dun sa lusong natin. Ang kagandahan sa video na to ay pwede mong i-reframe, kaya kahit na anong angulo ay okay lang kasi during the edit na lang natin babaguhin yung angulo ng camera. So through this camera mga idol, makikita nyo yung magandang view dito sa may Villa Verde Trail na hindi masyadong napansin ng mga sundalo kasi busy sila sa pag-atake sa kalaban. I hope ma-enjoy nyo yung part ng video na to mga idol, kasi kami ay definitely nag-enjoy sa lusong na to. Hindi lang sa dahil sa lusong siya, kundi maganda yung view mga idol. Talagang breathtaking eh, ka nga.
So yon, finally, natapos namin itong Villa Verde Trail na lusong, mga idol. Umabot siya ng 22.3 kilometers na lusong. Huminto lang kami ng dalawang beses para magpa-picture. Pagkatapos noon ay dire-diretso kami. So ngayon tayo ay nasa San Nicolas, Pangasinan. And more or less 82 kilometers pa bago tayo makauwi sa Cabanatuan City. Nagre-group lang kami sandali and then huminto kami ng 7-Eleven para kumain. Paghinto pa namin sa 7-Eleven, may nakita pa akong Francia wine na tinda doon sa may 7-Eleven mismo. So kung kayo ay interested na bumili ng Francia wine, mga idol, at nagtatanong kayo kung saan makakabili, available din siya sa mga 7-Eleven stores pero hindi sa lahat kasi yung ibang mga stores tinitingnan ko walang tinda. Pero yung iba meron. So depende na lang siguro kung gustong i-carry ng 7-Eleven store na yon yung stock ng Francia wine. Wala sila dito yung nakabox at wala pa sila yung mga bagong flavors. Pero okay na rin kasi meron namang nakabote. Nakakalasing din yan, mga idol, kasi nung minsan ay uminom ako ng kalahating bote. Ayun, tulog, mga idol. Habang kumakain din kami dito sa may 7-Eleven, ay bigla kaming inabutan ng napakalakas na ulan. Tingin ko parang bandang alas 3 na yata ng hapon ito. So nagdadalawang isip kami kung magra-ride kami sa ulan or hihintayin namin siyang tumila. Pero from the looks of it, mga idol, napakadilim ng kalangitan. Kung hihintayin namin tumila yung ulan, ay baka abutin pa kami ng alas 5 dito and gabi na kaming makakauwi sa may Cabanatuan City. So syempre, nag-decide na kami na mag-bike na sa ulan. Bahala na si Batman, makauwi lang. Kaya kami, hindi kami umawi. Bukal pag-ira ata. Ang ganda na ng takbuhan namin, mga idol, pero unfortunately dahil nagbabike kami sa ulan, hindi na ay kita yung mga lubak sa may mga kalsada. So yung isa naming kasama ay na-pinch plant. Kaya hinto muna kami para ayusin. At this point ay malapit na kami sa Umingan, Pangasinan, around 62 kilometers na lang sa Cabanatuan City. Medyo nag-aalangan kami kasi pagka inabot kami ng gabi sa karsada ay wala naman kaming baon ng mga ilaw. So kailangan naming mag-apura pa uwi. Nung nagkaroon ng flat yung kasama namin ay past 4 PM na. So medyo alanganin kung gagabihin kami o hindi. Let's see, mga idol. Ay, ito sa mabili ng sabon dito. Nag-init din yung bike mo. Tawa ka! Buti na lang, umula. So yun, eventually, mga idol, ay dahil kumain kami sa 7-Eleven, medyo naka-recover kami. So kinuha lang yata namin ng less than 2 hours yung mula sa Umingan, Pangasinan, hanggang dito sa may Cabanatuan City. At least hindi kami ginabi, mga idol. So with that, mga idol, napapasalamat ako sa inyo na umabot sa part ng video na to. Ibig sabihin, nagustuhan nyo yung content and maraming salamat sa inyo, mga idol. Hanggang sa muli! Peace! Big! Woohoo! Yan na!